So hi mga Cubs, kumusta? PJTV ako pala ito. Sana sa buting kalagayan at malulusog yung pangangatawan. So, kung hindi ka pa nakafollow, i-follow mo na aking Facebook page, YouTube channel, TikTok account, at huwag kalimutan mag-like and share. Tara, umpisa na natin ang video. Ha? Nako, alam niyo kung bakit? Imbis magbawas ang utang ng Pilipinas, eh nadagdagan pa ng dating administrasyon na Duterte. Pagkatapos nito, ayun na nga, dumagdag ang utang ng Pilipinas noong umupo si Duterte. Trilyones ang inutang ni Duterte. Imbis na umahon tayo, ha, yung mayaman lang na mga Duterte ganang umahon, yung mga anak niya ang umahon sa kahirapan na hindi naman talaga mahihirap. Pero ang point ito, yung mahihirap na nananatiling mahihirap pa rin. Walang nagawa. Puro utang. Wala naman. Saan napunta? Di ba? Ay, ang hirap nito. Ito, panoorin yung video na to. Sasakit ang ulo nyo dito. Ganito talaga. Ganito talaga kakurap ang nangyari noong administrasyon ni Duterte. Alam nyo ba na kahit pagsamasamahin mo ang halaga ng utang ng Pilipinas magmula noong panahon ni Emilio Aguinaldo, ay mas malaki pa rin ang ipinangutang ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sinasaludoan kita. Hey! Sa buong kasaysayan ng Pilipinas, magmula sa panahon ng unang Pangulo ng Republika na si Emilio Aguinaldo hanggang sa pagtatapos ng termino ni Pangulong Benigno Aquino Jr., ang utang ng Pilipinas ay may kabuoang 6.09 trillion pesos. Sa buong termino ni Duterte, ay umutang ito ng may kabuoang 7.13 trillion pesos sa loob lamang ng 6 na taon. Wow! Laki! Dahil dito, lalong lumobo ang utang ng Pilipinas mula 6.09 trillion at umabot ito sa 13.4 trillion pesos sa pagtatapos ng Duterte administration. Sumatotal ay lumalabas na sa ilalim ng Duterte administration ay may dagdag tayong utang na mahigit 1.2 trillion pesos bawat taon. Oh my God! Wow! Sa mga hindi nakakaintindi gaya ng mga DDS na pilit pinaninindigan ang pangwawalang hiya ng mga Duterte sa bayan, malaking sakuna sa bawat pamilyang Pilipino ang dulot ng pagkakaroon ng malaking utang. Kapag baon sa utang ang isang bansa, babagsak ang ekonomiya dahil hihina ang halaga ng ating salapi. Tataas ang presyo ng mga bilihin, lalong-lalo na ang ating mga pangunahing pangangailangan gaya ng pagkain at gamot. At kapag hindi natin mabayaran kahit interest man lang ng ating mga utang, maaaring babagsak ang ating credit rating at wala nang magpapautang sa atin. Lalong dadami ang mahihirap at lalong dadami ang Pilipino na magugutom. Ngunit habang pinagdudusahan natin maging mga apo ng mga apo natin ang walang kapararakang pangungutang ni Duterte, kahit ilang henerasyon sa kanyang angkan ay todo sarap na ang buhay. Ipinangutang kasi ni Duterte ang kinabukasan ng Pilipinas, subalit bilyon-bilyon ang ikinupit. Utang nila talaga.